Good morning po mga kabagis. Kaya yari lang po nating magdilig ng ating punlang sibuyas. Kahapon po mga kabagis ay pinatabaan po natin yan. Dinilig natin ng isang beses. At ngayon din po ay katatapos lang natin padaanan uli ng isang ganyan ligador. Kaya nga po pinadaanan natin uli para mahugasan po yung alat ng pataba. Kasi nga po mga kabagis, may mga pataba na ilagay dun sa tabi ng puno ng sibuyas. Ganyan po mga kabagis. O ganyan mga kabagis, kaya hinugasan po natin. Buo pa yung pataba. Kasi may alat-alat yan mga kabagis. Yun yung pinakabisa niya. Yun ang dapat nating mahugasan. Kasi nga mayroon tayong ipa. Hugasan natin para pumasok po yung epekto ng pataba dun sa lupa. Kung sakali man po na hindi po umulan mamayang hapon, tinanggihan po natin yung langit. Parang maambon na sa bundok mga kabagis. Maambon na nga po. Yan nga po mga kabagis ay didiligin natin uli mamayang gabi kung hindi po aambon. Para tuloy-tuloy po ang pagpasok ng pataba dun sa lupa at sisip-sipin naman ng ating punlang sibuyas. Ito po ay 19 days na. Yan. 19 days na po yung ating punlang sibuyas mga kabagis. Okay, kamutangkala. Kumuta. Kaway kumuta. Kasali ka dyan, video ta. Ayan. Yan po ang ating uncle na katabi natin sa Tumana. Araw-araw at gabi, nandito siya. Mayroon siyang alagang mga kambing. Ito po ay bubombayin naman natin ng pamatay damo. Ayan, marami na pong naglabas ang damo. Pati nga buto ng sibuyas, medyo lumabas na rin mga kabagis. Masipag tayong magdilig kasi kaya naglabasan na yung buto. Kaya sa susunod nga po natin kon mga kabagis ay susubukan naman natin yung ginagawa ng iba. Yung guhit ay paganyan naman po ang guhit mga kabagis. Yan, pwede na pong bombay niyan ng pamatay damo. Nakalitaw na nga yung ibang buto mga kabagis. Yan po ay pati huli na. January na pong patanim yan. Pero yan po ay hindi na natin itatanim. Iaabang na po natin yan sa mga magkukulang ng punla. Sapagkat itong 8 kilo natin, ito mga kabagis, itong 8 kilo natin na to ay may pasobra na po tayo na 3 kilo. Mga kabagis, kung nasubaybayan po ninyo yung ating pag-upload kahapon, yung ginawa nating video tungkol sa pagpapataba, ay ito na nga po. Sinundan na natin ng follow-up na pagdidilig. Mga kabagis, sundan po natin yung ating pag-aalaga ng sibuyas at naway makatulong po ang channel na to para po sa ikaw-unlad ng bawat isa sa atin mga kabagis. Ginawa po namin ang channel na to para po makatulong sa lahat po ng ating mga farmer na nakapapanood ng ginagawa nating pag-aalaga ng ating sibuyas. Kung magkahawig po tayo ng lupa, ay pwede ninyo itong gayahin. Sakali man nakalupaan po sa inyo, yung ginagawa po naming pagpapatubig dito ay hindi nyo dapat na gawin kasi kabatuhan po dito sa amin. Minsan po sa taniman, isang araw pong pagitan o 3 araw lamang kasi nga po napakabato dito sa aming lugar mga kabagis. Okay, magandang umaga po sa inyo at bubombahin po ngayon ng goal ang nahuli kong punla. Ito. Konti lang naman ito. 3 kilo.
power sprayer po ang gagamitin natin ay lalagyan po natin siya ng dalawang takip ng bote ng gold, at yung sosobra man halimbawa ay ibobomba na lamang natin sa paligid. Huwag na ho nating iuulit kasi mamumuti yung ating sibuyas pagka paulit-ulit na nabobomba. Yun po ang epekto ng gold. Magandang umaga mga kabagay. So bye-byean po ninyo ang ating pag-aalaga ng ating punla. At sa mga next na mga video natin, yung pag-aalaga naman ng sa tanim na sibuyas.